Good morning. Good morning. Okay, masaya ba tayo lahat? Yeah. Okay, praise God. Masaya ba yung lagi tayo masaya? So, start na tayo. Para kumunti na naman ang oras natin para sa Word of God, pero mag-toast na tayo. Kahit sino to, ang bahala sa umi tayo na puso. Sino gusto dito na siya yung puso? Kasi sa mga puso yung spiritual ka. Amen. Sa kaya dito ay wala ka pang kalusan, habang nakikinig ka eh, sarap na sarap ka pa rin. Amen po ba? Welcome ka sa Mother ni Arjun. Palakpan natin ng Lord. So, okay, before we start, before natin ng Luke 18 and 19, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovery of sight to the blind, to set at liberty those who are oppressed, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, the Anointed One. Palakpakan natin si Jesus Christ. Ang maniniwala na dito si Jesus Christ. Amen. Nakatingin lang siya sa buhay ng bawat isa. Amen po ba? Hindi ko makakalimutan yun eh. Na nakita ko talaga siya nandiyan siya. Okay? Nakatayo siya dyan. Kaya hanggang ngayon nandiyan siya, nakatayo kami siya. Amen? Are you excited? Yes. Hindi na natin. Are you excited? Yes. Okay. Okay. Lagi tayo excited. Amen? Kasi sabi nga yung mga nakaraan natin mga pinag-aralan, kapag nagsisimula na ang salita ng Diyos, kumanta ka na. Amen? Kasi si Lord, makikipag-usap niya sa ating lahat. Amen? So, ang gusto niya ay focus tayo at ang ating mga puso. Okay? So, dahil ang ating tema for this month is amazing victory. Amazing victory. Amazing favor. Okay, amazing favor. Sa so, ngayong month na ito ng October, sino nakakaranas dito na yung favor ng Lord na kayo ba sa buhay niya? Favor. Yes? Iba kasi yung meaning ng favor. Eh? Ang pagkakalan niyo sa favor, ano yung sabi ng favor? Extra ibinibigay. Ano pa? Ano pa kakaintindi natin sa favor? Kasi si Ate Lenny naranasan yung favor eh. Ikaw ba naman? Hindi ka naman sanay na kanin mo yun. Pero dahil mayroong favor si Lord sa'yo, sa mga tao nandoon, ikaw yung pinili. Sabihin, o walang sabi-sabihin. Si Lord na kasi ang kaikinos mo. Inihahanda ka na para sa lugar ng aldong. Amen po ba? At dahil marami na mabuksan din ang aldong. Amen po ba? Kasi ang favor pala, ibig sabihin na ipagtatangi. Ibig sabihin, tinangi ka ni Lord. Amen po ba? Sa dinami-dami ng tao, kung ikaw yung pinili, oh, you see? Oh, yun ang favor. Kaya sabi natin ng Lord, masagana mag-gano'ng sa favor. Kaya alam yung iba, hindi nila napapansin. Ano? Hindi nila naranasan yun. Ano ba yung sabi ng favor? Biyaya. Sabi na sa katabi mo, biyaya. Hala, dito ka ngayon. Okay, biyaya, yan. Ano pa? Kaganda ang loob. Okay, isa sa mga meaning ng favor is kaganda ang loob. Ano pa? Yung pagkampi, pagpalik, pagtingin. Ibig sabihin, iba yung pagtingin sa atin ng Diyos. Amen? Kakaiba yung pagtingin ng Diyos sa atin. Are you agree? Amen. Nararanasan ba natin yun? Amen. Okay. So, may silang to guys. Okay? Isa din sa mga favor na gusto ko ipatutuo sa inyo is eh, sabi ko nga, iba yung pagtingin ng Diyos sa atin. Eh. Kasi bakit ang Diyos lagi natin saan? Sa puso. Amen? Pag naging tama ang puso natin, iba yung pagtingin ng Diyos sa atin. Amen po ba? You are extraordinary sa tingin ng Diyos. Ano? Ano ba? Iba yung pagpanik ng Diyos sa iyo. Amen? At sa buhay ko, isang patutuo, salamat sa biyaya ni Lord, ano? Ating Panginoong Jesus. Kasi sabi ko nga, ako rin, hindi rin ako unexpected. Kasi kahapon kami pumunta sa kapulisan. Ay, share ko dito sa iba, pero gusto ko i-share sa ito lahat na iba talaga pag ang favor ng Lord ay ipinaranas sa Lord. Baka man, everyday, may favor, pero iba pa rin yung, alam mo ba, yung mga harapan mo mararanasan. Na talagang mararamdaman mo na kakaiba yung pagbiga, pagtangi ng Diyos sa'yo
Kasi kahapon, dapat kasi ang aming pagtuturo sa mga pulis every Friday. Kaya lang nabuti siya kasi mayroon silang request na gagalhin yung aking grupo doon sa Maumbar. Kasi nga may nangyari kasi dito na kailangan i-report sa Maumbar. Ano? Di ba may sinabi yung mag-hold up at nangyari dito? Ano? Ay, tinanong ko kasi sila yung mga pulis eh. Kasi minsan yung mga lumalating sa ating ano, extension eh. Hindi naman pala ganun yung talagang pangyayari. Ang sabi, nililimas daw yung pera, nag-hold up. Ano? Mga ganun yung nakalating sa atin eh. Pero nung tinanong ko yung aking squad leader, si Sir Henry Galiza, hindi po yung pastor, cellphone lang pala. Cellphone. you see the news, ano, sobrang na-exage. Kaya siya ganito. Kaya wala ka pinika talaga basta-basta makikinig eh. Talaga ang balita o hindi na lagang bagay eh. Nababawas na. Amen. So yun, and then kahapon rin, nandun din yung matandang, daming sundalo daw yun. Nakapag-nagagalit din ang babalik na lang talagang basta na lang siya nakamarin. Ano? Nakakapuro kapag gusto niya, kapag siya inaasar. Ano, sinag-iisa siya doon sa bahay niya, kaya pag daw nag-iinis, gano'n. So, nandun siya kaapon, ano, ate ko naman alam na yun ang nangyari, na bakit lang din ako kundi ay nagkakaroon ng fellowship sa akin. So, natutuwa na ako sa Lord kasi sa buong body of Christ, ilan kami na ginagamit niya sa mga kapulisan, bali apat kami pastor, ano, dalawang lalaki, dalawang babae kami, ano. And then, ako'y nagtuturo na sa mga pulis, pumasok yung isang pulis, sabi niya, pastora, pinasasabi po ni Hepe, napagkatapos ko daw kung magturo, ay, umakit ka po sa mga sa pastora ang kausap. Nagulat ako sa baba. Wala ay nag-atraso. Ano? Pero wala naman, medyo na ano lang ako kasi first time naman yung ito. And then, makita ko ako kayo doon kasama ko si Cha. Pagkaman masero yung mga ano, ay alam ko naman na pinagtiwalaan tayo ng Diyos. So, ang point ko lang kasi, so bakit ko kayo kwento? Kasi, kailangan po ipagalangin ang ating mga kapulisan. Na lagi natin sinasabi, ang kailangan natin at ang mga Lord, ang gusto ng Lord sa atin, yung ipanalangin natin na may ibang tao. Alam po ba? Yun ang gusto ni Lord. Kaya iba sabi niya, kahit sa pag-aayuno, hindi siya natutuwa sa mga nag-aayuno na lagi ang hinihingi ng personal lang. Ang personal na pangailangan. Ang sabi ng Diyos, ang gusto niya ay yung ipanalangin mo na kanyang tiwa. Meron po ba? Yung pangangailangan ng iba, dapat yung ipapanalangin mo, yun yung totoo pa na ayuno. Hindi ka nangaapi, hindi ka nangaalipin. Sabi ko, sabi ng Bible, hindi ka nangaayuno pa nga, inaalipin mo naman yung kapwa mo. Kapwa mo, magdagawa, kapwa mo nga nang palataya. Ayaw pala ng Diyos yun, galit siya sa Emon. Hindi totoo pa na ayuno. Ang paayon na talaga yung talagang tumutulong ka. Especially sa iyong kapwa mo nagawa. Ano po ba? Sa iyong mga kapatiran. Kaya yung unang magtutulungan, hindi yung ibang tao. Amen po ba? Hindi mo naman kasama sa gawain ito. Amen. Nakita ko lang doon, ako'y natutuwa sa Lord kasi pinagtiwalaan niya to. Ano, bagamat masiseran yung mga inyayin niya sa akin na inihingi niya yung prayer, no? Prayer ko, kasi ako lang ang maharap niya noon, natutuwa ko. Kasi isa yung privilege, isa yung favor. Ano, amen po ba? Nasabi nga niya, pastora, hindi ko ito sinabi sa iba. Nagsabi man ako, pero hindi ko dinitalyado. Sa iyo ko lang lahat ko sinabi. Amen po ba? At siyempre, sa puso ko, nalungkot ako. Kasi sabi ko, Lord, bagaman may prayer ako sa mga kapulisan, pero hindi ganun, inaamin ko, hindi ganun palalim. Kasi, ang tindi pala lang nangyayari sa mga ating kapulisan. Na wala kayong alam. Pero ang point lang dito is, isang favor na tayo pinagkatiwalaan ng Lord na ipanalangin talaga siya. Amen po ba? Dahil masisira ang reputasyon nila eh. Kapag hindi natin sila pinanalangin kasi unang-una malayo sila sa Lord. Wala silang totoong pagkakilala sa Lord. Ito isa na lang biyaya na may tinayo ang Lord sa buong kapulisan, sa buhay ni General Rodolfo Azurin Jr. Siya po talaga ang nagpapa ng kasimbayanan. Ibig sabihin, simbahan, ang pamayanan at kasimbayanan.
kanyang kasimbahan. Kapulisan, simbahan, at pamahalaan. Kaya naging kasimbayanan. Kasi nakita nila eh, na kahit anong gamit nila, ang dami na nilang napatay about drugs. Pero hindi pa rin na-open po siya, Ama. Gumagamit at nag-didig po siya ng drugs. So ang nakita nila, kailangan magtulong-tulong ang pamahalaan, ang simbahan, ano, ang kapulisan. Amen po ba? Kaya na gusto nila ipanalangin natin. Amen po ba? Kaya hindi pwede tayo kung walang ginagawa, mga lingkod ng Diyos. Amen? Tayo ngayon ay pinagkakatiwalaan sa lugar na ito ang mga kapitang panalangin. Ano sa kanila? Ilang mga inilagay din ng Diyos para maging servant dito sa bayan ito ng Sampaloc, Quezon. Amen po ba? At doon po nakita yung mga patutuon niya. Nasabi ko, meron na ako sa kahapon, sabi ko, alam mo lang, mas malalim pa yung problema ng taong yun kesa sa iyo. Kasi siya, ilang beses na in-attempt na siya magpakamatay. Ano? Na siya magbalik na. Kasi sobra yung kanyang problema, family, yung kanyang posisyon, ano? Maraming naka-involve ko sa kanyang problema. Pero may kinakapitan siya. Amen? Bagamat hindi siya gano'ng alaan sa Lord, pero mayroong binigay ang Diyos sa kanya na kakapitan niya para hindi mo gawin yung mali. At yung alam niya ang naging lakas niya. Amen? Tayo na makilala na sa Lord, sino lakas natin? Si Lord talaga yun. Dahil sa sarili natin, hindi talaga natin kaya. Dahil tayo maaari, kaya makakaya mo yung sarili mo. Pati mo mabago. Diba? Kung kaya mo sarili mo, bakit ang gawin yung nasasalanan ka pa? Ayaw mo pa rin gumawa doon sa kalooban ng Diyos kasi bakit kailangan natin talaga siya? Siya kasi talaga ang totoo na papabago sa atin. Kaya pag tayo lumayon pa, yan. Andiyan ka na nga sa kanyang buhay, lalayo ka pa, ay mas worse pa ang nangyayari sa'yo. Amen. Ang lalayo ang malayo ng demonyo. At least dito, ang Lord, nandiyan siya sa'yo. Kaya mo, proteksyonan ng Diyos. Pero pag lumayon ka sa kanya, nako, ang gagawin ng demonyo sa'yo, napakakaan talaga ang dito. Ano? Pag lalaroan ka na, ano? Pahihirapan ka pa, pagdudusahan ka pa, yung mga ganung bagay, ano po? Kaya dito natin makikita yung pabor ng Diyos, ano? Na tingnan natin yung iba, kumpara sa meron tayo. Para pasalamatan ng Diyos. Na kahit nandiyan ka sa kanyang kalagayan, lagi mong isipin, may portal sila. Bakit mo nila? Ayun po ba? Ang gusto lang ng Lord talaga sa akin is patuloy tayong kumapit sa kanya. Huwag tayong lalayo. Amen po ba? Nang pag lumayan tayo sigurado, wala pa rin ang mangyayari sa buhay. Amen po ba? Okay, so katulad na sinabi ko, may sinaw tayo. Gusto natin maranasan panibagong pagpaparanas ng Diyos sa atin sa pamagitan lang kayong salita yung pabor. Ano, are you ready? Sa paper ni God. Okay. So basahin natin ang Matthew 22 verses 1 to 10. Ito yung ano, pamagat ang talinhaga tungkol sa kasalan. Ano naman natin kung sino kinakasal? Sino kinakasal? Si Jesus. Ano? Okay. Ang talinhaga tungkol sa kasalan. Okay. Are you ready? 22 na yan. Ano? Okay. Sabi dito, muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinhaga. Sinabi niya, ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalang. Okay? Nagigas niyo na agad ha, habang tayo nagpapasal. Muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at kanyang pinagbihingan ng ganito. Sabihin niyo sa mga inanyayahan na nakahanda ng mga pagkain. Ano sabi? Nakahanda na ang mga pagkain. Ano? Napatay na aking mga baka at mga pinatabang guya. At handa na ang lahat. Okay? Halina kayo. Okay? Sabi ng verse 5. Ngunit hindi pinansin ng mga inanyayahan. So sad. Okay? Sa halip, pumunta sila sa kanilang lahat. May nagpunta sa kanyang bukid. Yan. Diretso. At mayroon namang nagkasikaso ng kanyang negosyo. Okay? Sinong gaba naman ang iba ang mga lingkod, pinama at pinata. 7.
Galit na galit ang hari, kaya pinapunta niya ang kanyang mga kawan upang tuksain ang mga mamamatay tao yun at sunugin ang kanilang lungsod. Verse 8. Pagkatapos, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inay nilahan. Verse 9. Pumunta kayo sa mga nasamang matao at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita niyo. 10. Pumunta nga sa mga pangunahing bansang ng mga lingkod at isinama nila lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ang bulwaga ng kasalan. 11. Pumasok ang hari upang tingnan ng mga panauhin. Nakita niya, huwag na tayo dyan. Hanggang doon lang muna tayo. Okay? So before tayo mag-start, pray ulit tayo. Tayo na Diyos sa pangbalat, salamat sa pagkakataon ito. It's a great favor, Lord, na maranasan na naman namin yung pagsama mo sa aming lahat na nandito ngayon. It's a great favor na isa kami sa mga pinagayahan na iyong piging at nandito ngayon na talagang Lord, nandito upang makisalo sa piging, sa handaan mo sa araw na ito. Kaya Lord, samahan mo po kami. Marami mga patuloy mong guru sa amin at patuloy mong pupuksan ang aming puso, ang aming isip upang makunawaan namin ang higit ang iyong banal na salita na aming pag-aaralan. Banal na Espiritu, ikaw ay aming ilangan niya sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat sa pangalan ni Jesus Christ. Everybody say, Amen. Okay, so nakita natin yung parable. Masaya ba tayo sa parable? Naintindihan natin? Nag-gets natin agad? Okay, so the parable of the great leader is a further illustration of the rejection by Israel, God's chosen people of Jesus. Invitation to share in the banquet in the kingdom and the extension of the invitation to other Jews whose identifications as the poor, crippled, blind, and lame. Okay? So, nagka-classify ito among those who recognize their need for salvation and to Gentiles. Okay, palakpakan natin ang Lord. Kasi natin ang Lord. Ito pala ay isang great dinner, ano, at illustrate ito sa pamamagitan ng ano, God's invitation. Ano? At sino yung mga inibita? God's chosen people. Agree ka, isa ka doon? Masaya ka? Palakpakan natin ang Lord. Kasi dito, sa panahon ito, tayo yung God's chosen people, Jesus Christ. Amen po ba? Ini-invite niya yung mga tao mula sa simula, ano, sa pagbinasa natin, para ano, para makasalo niya. Kaya lang ang sabi doon, hindi sila, ano, ano yung una? Sa mga unang invite, di ba hindi naman talaga sila dumalo? Amen? At babasahin ko siya sa inyo sa Luke 14:15-24, kasi dalawa yan eh, pero pag titingnan mo dito, pinakita mo lang na nakahanda na yung lahat, may ginawa talagang paghahanda yung hari, ano? Pero dito, sa Matthew 22:1-10, okay, ano sabi dito? Matthew, ay sabi, okay? Matthew 22:1-10. Okay, sabi dito. Ay, Lucas pala. Lucas 14. Lucas 14 pala. Sorry, sorry guys. Lucas 14. Ito ba yung nasa natin kanina? Ano? So, Lucas 14 verses 15:24. Okay, sabi dito. Narinig ito ng isa sa mga kasalo yaro at sinabi sa kanya, mapalad ang mga kasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Okay? First. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang nagdadaling sa malaking salusalo at marami siyang inalinyayahan. Nang dumating ang oras ng handa, inutusan niya kayong mga alipit at pinasabi sa mga inalinyayahan, halihin na kayo, handa na ang lahat. Ngunit nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng hubit at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahala magpawarning sa akin. Verse 19. Sinabi naman ang isa, nakabili ako ng limang panis na kalabaw at kailangan masubukan ko sa bukit ng mga yun. Kayo na sana ang bahala magpawarning sa akin. 20. Sinabi naman ang isa, ako'y bagong kasalan kaya hindi ako makakadalo. 21. Tumalik ang alipin at pinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin,
pang bakanteng kumpulan. Ayan, maraming pang bakanteng kumpulan. Okay? Kaya sinabi ng Panginoon sa Libre, pumunta ko sa mga lansangan at sa mga daan at pilitin mo. Ano sabi? Pilitin mo. Okay? Ano? Pilitin mo kung marito ang sino mang makita mo upang mapuno ang ating bahay. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang kinanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Gusto niyo ba? Okay? So, napansin natin, ano? Nakita natin dito ngayon. Sa panahon ngayon, ano? Sa piging ng Diyos, ito yung gawain. Ito yung gawain natin na lagi natin ini-invite natin ang bawat isa. Sino mga kilala natin, nag-iimbita tayo, punta kayo sa church. Ipagalap tayo. Even yung pamilya natin, punta kayo sa church. Talagang gusto mo makasama mo sila sa gawain. Kasi yun ang gusto ng Diyos. Kasi sa piging na ito, ang sabi, ano sabi? Ang ganda kasi ng word eh. Dito sa piging na pinaanyayahan sa atin ng Lord, ang lahat ay handa na. Ibig sabihin lahat, no? Lahat ng kailangan mo bago ka papunta sa lugar na ito, inihanda na ng Diyos para sa iyo. Amen po ba? Kung ng Diyos, bago siya magpapunta sa kanyang handaan, ang lahat ay kailangan mabusog. Amen. Ang gusto niya lahat tayo na inangayahan ay makaranas na ano? Kapusugan. Satisfaction. Amen po ba? Okay, kaya tayo nandito sa kanyang templo upang magsalo-salo. Ano, sa kanyang banal na salita, ito yung ating sinasabi dito, bread of life. May bread. Ang bread niya na sinasabi dito ay ang kanyang mismo salita. Kailangan natin pagsalasaluan ito. Dahil kapag ito ay talagang naunawaan mo, ang sabi ka sabihin mo, pag-alis mo dito, Lord, nagsasuko ako. Sino dito ako sa mabusog? Amen? Okay? So, ano pang meron sa malaking piging na sinasabi? Ha? Katulad dito, limang kalaki yan, pero piging pa rin ito eh. Andito yung salita ng Diyos, nandito yung gawain ng Diyos, di ba? Ano meron kapag sinabing piging? Ang daan. At kapag may ang daan, ano meron? Maraming pagkain. Kapaisipin ko kanina sabi, nagpatay ng isang malaking baka. Ano? At yung pinakabanguya, pinapatay din. Okay? So, ang daming pagkain. Amen po ba? Ano pa? Ha? Ibig sabihin, lahat ng gusto mong kainin, nakahanda na lahat. Kasi alam na Diyos kung ano gusto mo. Amen? Alam na Diyos kung ano paborito mo. Kaya sabi niya, handa na ang lahat. Amen? Kaya wala ka lang hahanapin pa kasi nandito na lahat. Nag-ibig sabihin mo. Amen? Tama ba? Okay. So, ibig sabihin lahat na kailangan mo sa pagdalo mo sa piging ng Diyos ay handa na. Okay? Katulad na sinabi ko kanina sa inyo, bago ka papunta dito, alam na ng Diyos kung ano ang kailangan mo. Amen po ba? Meron ka bang kailangan sa Lord? O, lahat tayo, kaya tayo nandito. Example, ano kailangan mo sa Lord? Ano yan? Laptop. Okay. Material things. O, sino ba? Ano pang kailangan? Kapawat isa, kaya siya nandito. Huwag mo sabihin, wala ka pang kailangan. Kasi lahat na pumunta sa piging, may gustong kainin. Amen? Ano kailangan nyo? Ano ba ba sa... Ha? Utak? Albert Einstein? Ang pira pa rin. Kumakain ano? Bakit ano bang meron ka dyan sa utak? Ha? Wala ba yung laman? Okay. Ha? Ano pa? Ano pa kailangan? Alam mo kapag sinasabi mo, alam mo ito siya. Sabihin mo, at tinig ng Diyos. Pera pambayad. Pera pambayad. Ano pa? Wala kaya ka kailangan. Alam mo, ang kailangan mo hindi lang material things. Alam mo naman kung ang kulang sa'yo eh. Oo, kung ano kulang sa'yo, pupunta ng Diyos. Kung may sakit ka, paghahalingin ka ng Diyos. Pero sabi niya, lahat na kailangan mo, nakahanda na. Isip kasi yun ang tao, material, pagkain, ano? Ang sinabi, pag sinabi yung lahat, in all aspect of your life, nakahanda na lahat na kailangan mo. Ano ba ang palataya ka? Kasi nandito ka sa pitin ng Diyos, sigurado, yung kailangan mo, ibibigay niya sa iyo. Amen po ba? Okay? Kasi sabi niya, ah, nakahanda na lahat ng needs mo,
financial man yan, spiritual man yan. Ano bang ulang yan sa spiritual mo? Malakas ba yan o mahina? Alam mo yan, ano, ano dapat, ano kailangan mo? Physical needs mo, healing, okay? Ugaali mo, nanais mong mabago, tamad ka ba? Sakit yung tamad. Lahat ng mga may sakit, kaya nga sabi kanila eh, nandiyayaan mga Pilay. Lahat naman tayo dati, Pilay. Sinaniniwala na bakit tayo matagpuan ng Lord, Pilay tayo. Ang ibig sabihin ng Pilay. Hindi ba yun? Hindi makalakal, papunta ng templo, Pilay na. lagi may dahilan. Ano pa? Lahat tayo naman dyan, bingi! Nag-iintay na, nagbibingi, bingihan pa rin. Amen po ba? Ano mga sakit natin nun? Ano pa? Bulag! Hindi makita ang katotohanan. Ano? Diba? Lahat ng yan, yan pa rin mga pinakamahalaga sa Lord kasi yan ang totoong nangangailangan na salvation. Amen. Lahat tayo nun may sakit. Umaamin ka ba? Amen. Sakit tayo nun, di man nakikita sa iyong physical, pero sa spiritual, sobrang sakit natin. 50-50 na nga, pati. Amen po ba? Kaya nga lahat ay pagpapalit natin eh. Para kay Lord, amen? Kaya kanina, daming nagdahilan. Anong dahilan nila? Huh? Anong dahilan ng mga una? Napupunta sa bukid? Ano dito may bukid? Ha? Nagulo pa na, ano? Lagi na lang alabaw, kailangan daw ay masubukan. Amen? Tinatapat pa sa araw ng Pilipin. Gano'n na mga kanuloy. Ano pa? Bagong kasalanan. Diyan ang mga kagalong. Diba? Ano pa man buong araw ay nandin eh. Ano? Kailang oras lang tayo dito. Lagi po sinasabi, prioritize yung gawain ng Lord. Amen? Kasi lagi siya nag-aanyaya ng kanyang piging. Kung sino gustong mabusok, ay punta din eh. Ano kailangan mo? Nandito lahat. Kasi si Lord ang mag-provide. Amen? Siya ang magsusupply ng lahat ng ating pangangailangan. Kaya nga sabi niya, handa na ang lahat. Okay, yung word pa lang na yun, ano? Kaya kung sabi ko nga kanina, kung tamad ka, ano, mas makagali mo, ano kailangan? Ipahig mo yan sa Lord. Amen? Siya yung magpapagaling niya. Ano? Lahat ng bagay na nais mong mabago sa'yo. Eh mamaya, lalapit tayo sa Lord. Papabago tayo. Kasi sabi niya, nakahanda siya, pag-umit tayo. Ayusin tayo. Ano dapat ayusin sa atin? Kung ano kulang sa'yo, kukunan niya. Wala kang pera, may sakit ka. Ano pa? Ano pa mga kailangan mo sa Lord? Sabihin mo lang sa Kanya. Amen po ba? Pero ang totoo, nandiyan yun. Ano? Kahit nandiyan, kukunin mo na lang. Okay po ba? Okay? Ano pa? Lahat? Yan ay nakahanda na para sa bawat isa. Okay? Gusto ng Diyos, pagpunta mo sa kanyang piging, mapusok ka at masatisfy ka. Okay po ba? Kaya tanong ko, ready na ba tayo sumalo para sa piging ng Panginoon sa araw na ito? Handa na ba? Okay? Kaya ngayon, tala, kumanda, kanya. Kasi, nag-gagawin si Lord. Okay po ba? Okay? God wants you to make you fully satisfied. Hindi lang basta busog, kundi busog na busog. Amen? Ganyan si Lord natin. Amen? Ayaw niya tayong parang piti. Gusto niya totoo, busog na busog. No? Okay? Kailangan i-ready mo na yung heart mo. Kung talaga ikaw ay gusto na busog. No? Ask God to fulfill all your needs now. Okay? Kasi siya yung magsha-shower sa atin ng matinding pabor na hindi mo pinagpagalan pero ipaparanas sa iyo. Ano ba? Kaya huwag tayong talaga tumula dun sa mga inanyayahan. Nadaming dahilan. Ano po ba? Nakalungkot yun eh, na ang Diyos na talaga'y nag-aanyaya, ano? Pero ayaw pa rin ang tao talaga lumapit sa kanya. Ano? Ang dami nating mga kapatiran, ano? Na wala tayong ginawa kundi mag-follow up. No? Na lagi pinapalo, lagi nating inaanyaya yung araw ng piging ng Diyos. Pero ang dami nilang dahilan. Amen? At tinitingnan nila yung mga bagay na wala sila. Nakala nila, ipatatagpuan nila sa labas. Amen? Hindi mo ang tagal mo ng tao, ang tagal na nating tao, ang tagal na nating nabuhay, nang tayo malayo sa Diyos,
pa ay sigurado. Lagi tayong nandito. Amen po ba? Alala ko yung napanood ko sa ano? Sa Facebook. Si Pastora Pink, kilala niyo naman yun, di ba? Sa awa ni Bishop, anak ni Bishop Mali. Kung nga naman totoo kung natanggap natin yung grace, sino dito yung nakatanggap na ng grace nila? Yes. Parehas kami ni grace and favor, pag tinignan natin sa dictionary. Sabi nga niya, kung totoo tinanggap mo ang grace mula sa Panginoon, dapat ikaw yung pinakamasipag na gumagawa sa gamaan ng Diyos. Amen po ba? Kaya mo sa naman ko sinabi, ano? Kung talagang tinanggap nga naman, dapat on the go lagi, naging may effort na ginagawa para sa gawain ng Lord. Pero dahil hindi natin naiintindihan yung totoong grace, kaya naman, ito, tayo, para lang tayo magsisimula ulit. Amen po ba? Lagi tayong may pinaka-priority pagdating sa gawain ng Lord. Amen? Kaya ito yung pinagtuturo ngayon ng Lord. Sabi kasi yung favor niya nandun eh. Sabi niya, punta ka lang. Ano? Andito na lahat ang kailangan mo. Amen po ba? Ito yung magiging favor na gusto niya para na sabi kaya na ang tao talagang dahil hindi niya alam. Anong ginagawa ng tao? Palagi na lang may kahit. Amen po ba? Lagi na lang may siyang sinasabi, punta, ganito. Basta talagang may inuuna. Ano? Kaya dapat sabunin natin, huwag tayong mag-alinlangan o mag-isip ng negatibo. Ano? Pagdating sa pagdalamo sa gawa ng Lord. Kaya kami mga word pa lang, ano meron sa church? Nakakapit ako na dyan. Amen? Bakit ka laging nandyan? Laging ka lang nandyan? May pakapit pera ka ba dyan? Aba, hindi lang pera. Masalari mo, hindi lang pera, mararanasan mo dito. Amen? Digit pa sa pera. Amen? Hindi nila alam yun eh. Nakakaroon na gano'n na ang tao na pinipalit talaga sa buhay. Ano? Sabi ko nga, tayo, magpasalamat tayo, matanggap natin yung grace ni God. Amen. Kasi nung matanggap natin yung grace ni God, nandito na tayo kahit nawala tayo, masaya pa rin tayo. Yun yung grace. Amen? Kasi alam natin, hindi habang palong wala, kasi lagi may parating. Amen? Okay, mayroon kami ng diskusyon ko pina. Nagtataka mama, parang takot-takot lagi mawala eh. Sabi niya, gano'n, gano'n siya kinakwento sa akin. Sabi niya, ako kasi hindi gano'n mama eh. Oo, ngayon wala, pero naniniwala ko bukas lagi may parating. Amen? Gano'n lang kayo yung thinking. Hindi niya iniisip yung wala. Matagal natin buhay dito sa mundo ito, sino makakapagsabi na kayo pinawalan ng Diyos? Oh, mayroon ba? Oh, wala naman talaga eh. Dahil kung pinawala ka ng Lord, ewan ko sa iyo kung ano ka na ngayon, kung pinawala ka ng Lord. Amen po ba? Hindi mo lang makita talaga yung mga ginawa ng Diyos sa buhay mo. Ang isa-isa sa atin na makikita natin yung kawalan. Ano? Walang ganito, walang ganyan. Ang nai-interpret mo yung mga bagay na wala. Nawala ka. Pero hindi mo napansin yung mga bagay na ibinibigay sa iyo ng Diyos araw-araw. Amen po ba? Kaya kayo nasabi ni Pastor Rocky, kung naiintindihan niyo yung grace ni God, every day, wala kang gagawin kung dito sa kamay mo, magpasalamat sa kanya. Amen? Pupurihin mo siya. Wala kang gagawin kung di maalin siya. Totoo naman eh. Kasi totoo kung matanggap yung grace, every day. Amen? Yung grace ni God, wala katapusan. Iniwala ba tayo ko ba? Kaya minsan, pagka may mga naririnig tayo na nawawala yung faith nila, natatalo ni Goliath, alam mo yun, di ba? Natatalo ni Goliath yung faith natin kasi sabi, dapat lagi natin tingnan si Haring David. Wala siyang matinding sandata na ginamit para mapatumpas si Goliath. Ano meron siya? Una faith, ano? Pangalawa? Tapa. Ano pa? Isa nawawala yung napang natin, isa natutuwag na tayo pag nakita na natin yung kulayan ng buhay natin. Ano pa? Action. Ha? Ano pa? Ano pa meron tayo para makatumba natin si kulayan? Kailangan alam natin, sabi nga ni kulayan, sino ka, sabi kay kulayan, na humahamon sa aking Diyos na makapangyarihan at buhay na Diyos. Di ba sabi niya? Oh, kung alam mo buhay ang Diyos natin na ating pinananampalatayanan, hindi ka makatakot sa mga gulayan na dadating sa buhay mo.
Amen po ba? Kasi ang ginamit niya lang ay 5 stones. And then yung kanyang tirador, isipin mo naman yun, eh yun ay higante. Minsan tingin natin sa ating problema, kahigante talaga sa dami. Amen po ba? Pero minsan nalilimutan natin, mas malaki ang Diyos natin kaysa sa mga higanteng problema yan. Amen po ba? Kaya kung napapansin natin, yan ang magpapabagsak sa atin kapag hindi natin tinignan ng Diyos na ayaw gumawa sa ating mga buhay. Amen po ba? Kaya minsan nakakalungkot, wow naman! Para nakakaiyak, anong minsan nalilimutan natin may Diyos na lang ito. Sabi mo nga, bakit kung may Diyos, sabi mo, bakit nararanasan ko ito? Anong sagot mo? Sige nga? Sinasabi mo, pero may Diyos, bakit ganyan yung sitwasyon ko? Bakit parang hindi niya ako nililigtas? Nararanasan mo yun? Sino nakaranas no? Napili niya parang wala si Lord. Kasi ang tagal-tagal na niya hinihiling pero wala pa rin. Nandun pa rin siya sa same situation na meron siya. Ano? Walang makasaka? Bakit? Pinatatatag? Okay? Ano ba? Alam mo may ugat? Anong gawala ka doon? May ugat kasi dun sa iyong buhay na kailangan mong maranasan yung consequence. Kapag ang tao may kasalanan, kailangan makaranas siya ng consequence. Para dito sa mundo, nahuli kang nagnakaw, humingi ka ng tawad sa pinagnakawan mo, di ba pinapatawad ka lang yun? O sige, pinapatawad na kita, pero kailangan pagbayaran mo. Yung ginawa mo, kasalanan. Kaya kami nakukulong kahit pinatawad na siya ng kanyang pinagkasalanan. So same thing sa buhay natin. Ano, huwag tayong maiinip kung nandun pa tayo sa process na talaga kailangan mo, ano, kailangan mong mag-undergo ng consequence ng ginawa mo sa buhay mong kasalanan. Amen? Pero once na na-overcome mo yan, gaano mang katagal, tandaan mo yung victory na kalakasan. Amen? Nasa process ka. Ano? Akala mo lang parang pinapabayaan ka ng Diyos. Pero ang totoo, under ka na rin God's process. May ginagawa na ang Diyos sa buhay. Huwag kang titigil ka. Kapag tumigil ka, lalo hindi mo makakamit yung victory na nandyan na sana. Amen po ba? Kaya sabi ko sa buhay namin, dumaan kami sa 7 taong singkat. Okay? Listen guys, akala mo lang ikaw lang? Ikaw lang yan? Kami, bago namin narating yung harvest time namin, talagang nakaranas kami ng consequence sa lahat ng aming ginawang kasalanan nung hindi pa natin kilala si Christ. Amen? 7 taon. Iniisip-isip mo lang, ano nga ba yung mga kasalanan ko? Kailangan, ma-recall mo eh. Kasi may mga panahon na hindi mo na maalala lang yung ginawang kasalanan at hindi mo na mamalayan na yung mapapalang kasalanan na hindi na-surrender sa Diyos. Kasi siya nagiging tuntungan ng demonyo sa buhay. Amen po ba? Na imbis na, may sina na, yung tatakbuhin mo, upahaba pa, kasi mayroon ka pang hindi sinusunod niya sa Lord. Amen po ba? Kaya kung po naisip na, ano yung parang naalala ko nung nag-attempt ako maglaglag ng aking baby. Kasi pag tinanong ko sa Lord kung ano yun, di pa paalala niya sa Lord. Amen? Kasi ngayon, anak ko nung bata pa. Tapos may kasunod na luma. Parang gano'n, parang tinignan ko yung takot na baka hindi namin kaya. Kasi yung gano'n lang ang sitwasyon, tapos magkakaan pa ako. Sa dumating yung punto, sa takot, gagawa ka ng paraanan mo na halagay sa luma. Amen? At yun ang isa sa mga nakita ko kung bakit kami nakaranas ng consequence ng kasama. Amen? Bakit? Kasi yung kasama ko, bumili pa ng ano, yung mapapakit. Alam mo naman, yung pang tinitingnan ng mga kita. Alam mo, mga ita. Yung may tinitingnan kasi ng mapapait para nareglahin yung babae. At yung attempt na yun, kita natin ng Diyos yung kasalanan yun. Diba? So, ang nangyari, 7 taon singkat namin talaga kailangan pagbayaran yung sa Lord ang ginawa natin kasalanan. Pero, naglilingkod na kami. Ha? Naglilingkod na kami, hindi na kami ng church niya. Pero dire-diretso yung hira, dire-diretso yung sitwasyon na hindi maganda. Lagi kong pinapatuto sa inyo na palalayasin na kami ng aming tira kasi wala kami ibayad. Napuputo na kami ng kuryente, ng tubig, sobrang nakakahiya talaga. Ano? Yung mga exposed ka sa kahiyatiyang sitwasyon.
Pero hindi namin tinignan yung parang ito, baby. Amen? Nakalaro sa sabi mo, yung una, magtrabaho na lang tayo. Wala kang nangyayari dito. Wala kang mapepera dito eh. Tayo nagtatrabaho sa mga, kapabayad tayo. Wala, hindi kami umibig ng gano'n. Lagi namin iniisip, Lord, dadating yung time. Ipapakita mo sa amin yung desire ni kami. Amen po ba? Ang hirap kayo, mabaliliit na anak mo, lima. Tapos, gamit yung sitwasyon mo. Aalis ka ng bahay, hindi ka sigurado kung kailan kung saan ka kukuha ng pagkain. Amen? Pero lang siya, hindi naging dahilan para tumigil kami at lumayo sa Lord sa aking pagiging ko. Amen po ba? Kasi pinaramdam sa akin ng Lord yan ang consequence mo sa kasalanan ng ginawa mo. Amen? Tanggap ko yun. Oh, sorry. Kung ito yung parusa at kapatid mo. Amen? Kaya ang tawag sa amin, overcomer. Kasi na-overcome namin ang lahat ng mapaparin na sitwasyon na pinaranas namin namin. Amen? Inalaw niya lahat yun. Pagamang ayaw niya gawin yung sakit, pero dahil nagkasala kami, kaya nga eh, the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Tapos babalikan mo pa ang kasalanan. Ang hirap na nga ng 7 taon, dagdagan mo pa. Amen! Tingnan mo yung mga Israelita, dapat 40 days lang sila dun sa ilang eh. Pero kala reklamo, gusto bumalik sa pagkaalipin sa mga Ehipto. Okay lang, basta tumakain kami para kumain ito. Okay lang, bumalik ako sa kasalanan na may kakain sa oras. Ano ba? Hindi mo alam yung 40 days lang sana. No? Makakalaya ka na. Nangyari, 40 years. Gusto mo ba yun? 40 years ka pang maghihirap sa buhay mo. Mahigitong buhay ka po. Amen po ba? Kaya every time nagkakaman tayo ng kasalanan, patuloy tayong nasa ilang. Amen? Hindi mo parang nasa yung pangako ng Diyos. Paano kung datlan ka sa edad na andyan ka pa rin sa kasalanan, kawawa yung anak mo? Nag-iisa na nga. Pinayaan mo pang pahirapan sa ikaw. Amen po ba? Tayo talaga yung nakita ng Lord, kaya tayo nandito, tayo dating mga may sakit talaga. Amen. Babag sa kasalanan dahil walang kaalaman sa salita ng Diyos. Pero dumating yung biyaya. Dahil sa biyaya, nandito tayo ngayon. Amen? Patuloy na pinapabating sa atin ng Lord, no? Na siya, sa kanya lang talaga tayo aasa. Sa kanya lang talaga lahat manggagaling ang lahat na kailangan natin. Amen po ba? Kaya wala siyang tigil ng pag-iimbita. Ano sabi ko? Pilitin niyo sila. Kayo ba na may tinit pag nag-iimbite? Sabi naman natin, ang mahirap pilitin ay. Pero sabi ng Lord, pilitin niyo sila. Para ano? Para mapuno ang aking bahay. Ayan, tuloy, marami pang makanting upuan. Kasi hindi tayo talaga magpipilit na magpipita. Amen? Lagi natin nagbiran ng nakakapagod na lang kapag marami pipilitin. Yung talagang pusang loob na lang. E pa paano nung dumating yung punto? Mamamatay na pala yung bukas. Ay, hindi mo pinilit. Katwiran mo. Hindi naman yung nakatwiran ng Diyos eh. Ang kapira ng Diyos, pilitin mo sila. Ay, hindi yung mapibang, pilitin mo sa kabuti kesa pilitin mo sa pasama. Kapag nga sa pasama, pinipilit, malino na, malino tayo. Kasi mga pakanda mo, yan, pag-inugat mama niya, wala na yan. So, pinipilit mo ba? Oh, pinipilit mo, kahit pasama ang pakanda. Kung pasama naman yung pagpipilit mo sa kanya. Eh, dito, ay, pilitin mo. Para sa ikabubuti naman na itong pinagpipilitan mo sa kanya. Amen? Ito ulang po. Okay lang ito ulang ka. Para sa ikabubuti mo naman. Amen po ba? Kaya yan, yun mo yung mother ni Arjun. Pinilit ka ano? Pinilit ka ni Arjun? Ay, hindi. Kung saan na ako. Amen po ba? Masarap na pinilit natin sila. Wala ka masama doon. Dahil nasabi ng Lord eh. Amen po ba? Are you agree? Amen. Okay. Kaya ngayon ha? Sabi ng Lord, natuwa pa si Lord nung mga hindi dumating yung mga invite. Ano sabi? Galit na galit ang Panginoon. Ayan. Kaya pagka hindi ka dumalo sa piling ng Lord, hindi natutuwa si Lord sa iyo. Galit na galit. Hindi ka basta galit eh. Galit na galit! Sabi mo siya katabi mo, galit na galit si Lord. Magagalit si Lord. Ha? Kaya tayo mga tinawag para hindi magagalit
mapilit ka na. Ha? Ay magalit siya, huwag lang si Lord ang magalit. Magalit ka na, kailangan may makulit. Pero ayoko ang Lord ang magalit sa akin. Amen po ba? Nag-i-gets nyo? Gets na natin? Sabi, aminin natin sa Lord na tayo may sakit. Ha? Hanggang ngayon may sakit, tamad pa rin mag-invite. Amen? Ako kayo makulit ang kasakit, balang ka. Basta ginagawa ko, pinasasabi ng Lord. Amen? Dahil ayokong magalit siya sa akin. Amen po ba? Kaya kapag kayo ay nakakaranas ng mga sitwasyon na piling ko parang nag-iisa ka, hindi yan totoo. Nangyayari yan kasi may purpose sa Lord. Amen po ba? At ikaw yung hinahanap ni Lord. Ha? Ikaw na nasa kanyang sitwasyon. Kailangan mo lang si Lord. Kaya huwag kayo lalayo sa kanya. Amen po ba? Yung mga nangihina, ay talaga yung mga nangihina, kilala mo pa, itulak na. Ha? Baka ka nanlalamig, eh, baka maging yelo na yan. Ha? Mahirap. Itigas lang yan. Sabi nga, sabi meron ako narinig na word na kapag ikaw ay bumabagsak, ikaw ay tatayo, papalapit sa Diyos. Sige ba kami? Yes. Amen po ba? Amen po ba? Amen. Amin mo yung cellphone na yan. Akin? Inapakita tayo. Okay? So nang nalabasin natin, kapag ka, ikaw ay kilala mo na ang Diyos na iyong hahanapin sa buhay mo, kahit na sa mapangit ang sitwasyon, kakapit at kakapit ka pa rin sa kanya. Amen po ba? At isa po itong napakalaking privilege para sa akin lang na yung tao na aking pinapatutuos sa iyo, ay yung pinapray mo, sino ay sa katulad niya na mataasang pinakaralan, mataasang tungkulin, anong kilala siya, tapos iiyak siya sa harap mo. Para magsabihin mo ang sitwasyon mo. Yung sign of humility niya sa Lord, no, na umaalis siya talaga. Yung buhay ko, hindi niya ginakay. Amen po ba? Kaya minsan sa buhay natin, tama rin siya sabi din sa kanya eh. Huwag tayong mayaba. Amen? Na para bang mayroon namang magsasabing ikaw ay nilibre na. Amen? Nilibre ka na sa utang mo. Ayaw mo pang magpasalamat dito. Amen? Yung pang tipong inalis ka na sa impyerno, nilagay ka na doon sa kaligtasan, pero never kang nagpasalamat mo dito. Amen po ba? Yung bang kaya sabi ang hirap pang mayamak talaga eh. Hindi ma-appreciate yung goodness ni God. Hindi ma-appreciate yung grace ni God. Amen? Kaya ano ang natuwa eh, nasa buhay natin, pag-appreciate natin yung grace ni God, yung favor ni God sa atin, na dito pala, nagsisimula pala ang awit, at talagang appreciate mo na yung favor na nabigay sa iyo ng Lord, wala naman ang gamit. Amen? Na wala kang gagawin kung di talagang matinding pagsamba, matinding pagpupuri, matinding pagpapasalamat. Amen po ba? Habang may pagkakataon lang pa, mapasalamatan mo ng totoo si Lord. Amen po ba? Kaya sa buhay natin, sabi nga, huwag mong abusuhin ng goods. Effort din naman. Ano? Sabi nga, effort naman. Eh, ang tanong, may effort ba tayo na ginagawa para may pakita natin sa Lord na appreciate natin yung favor niya sa buhay natin? Kaya yung mga pinagkatiwala sa ating gawain, abay, sabi nga, ay effort. Madala, sabi nga, sa dami-dami ng tao, ikaw, sa pamilya mo ang piliin. Amen? Para ano? Para ang lahat ng tao o pamilya mo ay madala mo sa harapan ng ating pamilya. Amen? Kaya dapat blessed tayo sa dami namin pamilya kung pinili. Diba? Ako yung pinili ni God para ano? Para ang pamilya mo ay maging para sa akin. Amen po ba? Kaya pilitin niyo ang pamilya niyo talagang madala niyo sa harapan niyo. Amen po ba? Amen ba? Okay. Yan ang sabi ko, nakalungkot na ang tagal na natin para wala pa tayong nadadala. Amen. Sino ba dito may nadala? Sarap ni Lord. Wala'y nadala tapos pinalagaan ang wala ng mga. Amen. Hindi na problema sa mga lupa lang. Dahil na dumating. Wala namang pakalaga. Eh, sabi ko na sa sigarito, ako kasi mabilis akong mag-master na kumamit tayo. Hindi lang ako magpalatanda sa kakalat, pero kumamot ang dati.
Lagi mong sinasabi, bakit wala si ganito, bakit wala si ganyan? Kahit ang dami ng tao doon, alam ko pa rin kung sino na bago. Sabi ako sa akin, kung wala nang maalala, ay, nakahirap dyan. Ang hirap niyo, na wala nang maalala, kung saya ako na siyang mawala. Kung paano kung bumalik niya sa dating buhay, kawawa naman. So sa atin, ganun din dapat. Alam niya dapat yung alaga niyo kung mawawala. Pinapaliwala niyo na mali. Kung ang pinapaliwala niyo, alam niyo naman binigay ni Lord siya. Kung baka sa ating regalo ng Diyos, pinapaliwala mo. Amen po ba? Masaya ba kayo na hanggang pagtanda niyo, nag-iisa pa rin kayo dyan? Wala pa rin kayo na gano'n? Para pa ganito, para pa walang silbi yung pagkakakitig sa iyo ka. Kaya kailangan maging katulit gamit tayo para tayo mga kasangkapan, sabi ng Bible. Hindi pwede for display only. Pwede ka wali, katulit gamit ka, pwede ka belo, katulit gamit ka. Lahat ng klase, ha, ng kasangkapan, nagagamit. Nagamit-gamit pagdating sa atin. Amen po ba? Kahit di tayo magamit. Amen po ba? Nakakalungkot siya sa part ni God. Parang sinasabi ko, wala akong silbi. Wala ba gano'n eh? Ano? Wala akong silbi, kinigil ni God. Ganito na ako. Hindi pwede gano'n. Amen po ba? Kailangan mayroon po tayong gawin. Kailangan masaya tayong paglilingkod sa Diyos. Amen po ba? No matter what, sabi nga, maglilingkod ako sa Diyos. Huwag kang titigil ka sa takatali mo. Kaya di akong paglilingkod dahil sa tabi ko. Nakabarilo. Tagal na tagal na dito. Ganito pa rin. Aba, hindi na maglilingkas sa'yo. Hindi akong tabi mo. Amen ba? Kaya nga, fix your eyes up to Jesus. The author and perfect of your faith. Amen. Meron pa na ni Pedro. Ayan, hindi ko nalimbawa ako eh. Dahil natitipokus tayo minsan, nakatingin tayo sa hangin. Sabi ni Jesus, halika. Oh, okay na sana, nakakalapit na. Wait, tumating yung hangin, tinignan. Tipokus. Tinignan yung katabi. Diyan, hindi na nakapres yung katabi ko. Diba? Tinignan si katabi. Parang yung, sabi niya ni Jesus, tama ko rin. Yung sinabi na lumapit ka sa katabi, wala kang makasabi. Mato ba? Kaya pag nagmamatsura yung sa Kristiyano, kahit ano nakikita niya sa paligid niya, hindi niya yan napapansin. Amen? Kahit minsan eh, napitipon na, pero iniisip niya lagi, ay naku, hindi ka magliligtas sa akin, diretso lang ako. Amen? Yan ang nagmamatsura na Kristiyano. Hindi yung gagayin ng pastor mo. Pastor ako, tagal-tagal na gano'n. Tagal-tagal magturo, tapos kung sino-sino pa pinapatamaan. Oy, wala akong hindi ko alam yung kayayahan sa inyo. Hello? Ako lang ang nakabase kung ano yung naglaranasan namin sa aming pagbibig ko. Amen po ba? At tapos ng Lord, na kayo talaga isang mature na Kristiyano. Kaya kami pinupos na namin ngayon, nagsati meron tatlong kasanawa. Paris na si Pastor Elsa, ikaw ang pupunta doon. Siguro natitigoy niya siya, Pastor, nakakalag doon. Amen. Hindi mo na yung training mo ngayon, magsisimula ka na. Amen po ba? Kasi napakaraming dapat mga bahaginan ng salita ng Diyos. Hindi po pwede lagi tayo kung walang gagawin. Sabi ko nga, once a week lang. Hindi pa ba natin kayo ibigay yan sa Lord? Kaya sabi nga, you can serve to master. Kaya kanina, yan. Daming dahilan. May negosyo. Ano pa? May bukid. No? Nagagawang kasal, mabagawang kasal. Daming dahilan. Para hindi makagawa sa gawain ng Diyos. Para hindi makapunta sa gawain ng Diyos. Kaya nga, you cannot serve to master. Kailangan kakamuhin mo ang isa. At mamahalin mo ang isa. At hindi ibig sabihin ka na maghanap mo. Ibig lang sabihin, priority mo. Yung dapat yung priority. Dahil ang Lord, ginamatay, naagawa ng maraming oras. Lagi natin sinasabi, paligid na nga lang si Lord. Sakit nga sa part ni Lord, paligid na lang. Pero tangkap pa rin niya, dahil yung talaga ang tao ay mamahalin ka nila. Amen? Sabi ko nga, mas marami yung busy dyan, eh, pero kaya pa rin nila bigyan tayo para sa Lord. Eh. Amen? Yung mga nagmamature, ganun
ngayon, walang kaya nilang ibigay sa Lord, ibibigay nila. Yan ang nagmamature. Hindi yung, alam mo, meron sa church na yan, parang makapupurati yan. Hindi gano'n. Dapat pag mong tingnan mo ano makukuha mo sa church, ang tingnan mo at lagi mong isipin ano ang maibibigay ko sa church. Ano ang magagawa ko para sa tawa mo? Yun dapat. Yun ang nagmamature. Pero pag kumalang hinahanap kung sino-sino makikita, naku, immature pa yan. Amen? Gusto niya gatas pa. Eh? Pero hindi dapat napapalang gatas. Hindi ka magagamit pag puro gatas. Kaya nga doon sa aming Jewish New Year, kailangan nasa inyong kamen anointing. Amen? Kahit pagalita ka ng pasto mo, ayaw mong lunukin yan. Tinik ng kamelyo, kalaki mo, pero kailangan mo kumain ng tinik ng kamelyo. Amen po ba? Bakit ang sabihin ng mature? Hindi pwede lagi ka gatas. Amen? Hindi ka magiging kagamit gamit. O grabe yung bakit ang tinik mo yun. Kaya ngayon, pag may pinagsasabihan, magbalat si Buyas ha? Kailangan, isipin mo, talaga pinupush kami ni Pastor para maging kagamit gamit kami. Amen po ba? Kasi nakikita natin ang nangyayari, ano? Ilang taon na tayo? Magse-seven years na? 7 years na ang Sampalo? 7 years old na grade 1 na. Grade 1 na na, ang Sampalo. Nauutusan na yan, nakapagbasa na yan. Nakapagsulat na, ABC. Amen? Kaya kung 7 years old na tayo, wala ka pang ginagawa, abay ang tawag sa inyo. Anong grade ka na? Ha? Repeat. Kala ko nursery. Repeater na. Okay? Pinapansin natin, ano? Kailangan ito yung panahon, no? Na tayo ang laging gusto ng Lord na makasama sa gawain ng ito. Amen? Sa ganitong panahon o araw kung saan ang nais ng Diyos, nandito tayo lagi sa kanyang templo. Amen po ka? At sa kanyang templo, doon tayo ay lagi magsasalusan. At ang nandito pagkain ay lagi may kumpletong vitamina at mineral. Para ano, lumakas tayo, tumatag tayo. Ano man yung mayari sa buhay natin, alam natin na gagawin ang unang gagawin natin. Amen po ba? Lagi tayo natin sinasabi, kapit lang kay God. Sino dito at ang nandun sa dulo, kapit kay God. Amen? Kaya lagi nang pinapatutusin yung buhay namin hanggang sa dulo, kumapit kami kay God. Amen? At hindi po kami na bigo sa aming pagkapit sa amin. Amen po ba? Nasa proseso, dadaan tayo sa proseso na kahit ayaw mo, kailangan daan ng buhay. Amen? At pag nagtago pa ito, sabihin mo naman, yes, Lord. I am victorious. Amen? At tagumpayan mo. Amen po ba? At ako nang masaya ay si Lord siya. Amen? Si Lord ako nang masaya pag nakikita niya tayong mananagumpay. Amen po ba? Kasi bakit si Diyos na mananagumpay na ating sinasamba? Amen po ba? So ang tanong lang ba tayo dito ay marami pang sakit na dapat ipagamot kay Lord ngayon. Naniniwala ba tayo na ano bang kulang natin ngayon, si Lord ang magpupuno? Ano man ang dapat baguhin sa atin ng Lord ngayon, siya ang magbabago sa atin. Amen! Are you ready? Kung kasi nakatingin ang Lord sa atin ngayon, no, magpakumbaba lang tayo, umamin lang tayo. Kasi ayaw ng Diyos na mamatay tayo sa ating kasalanan. Kung kasi sinabi niya sa book of Ezekiel, hindi ako natutuwa na ang isang tao ang mamatay sa kanyang kasalanan. Amen? Hindi siya natutuwa. Kaya nga may pagkakataon na lumapit sa Lord, magpapasok sa Lord, ay napit na. Amen? Huwag na tayo takot ng magmamatay sa kanya. Dahil hindi natin kaya, kung hindi tayo aamin, hindi natin tayo pumunas siya. Amen po ba? Kaya yun yung pinaka-conclusion ko doon, yung 12. Ano nga ba yung 12? Mahirap ito eh. Nasaan na? A 12. A 12 ba ba yun? Yung hindi makakakain. Psalm 24. 24. Verse 24. 15:54. Lucas 14:54. Ano yun? So Lucas 14:24, ano sabi ng 24? Yun ang conclusion para tayo maging aware kapag hindi tayo
Lord, ano sabi? 24. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inayayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. So sad. Kapag ito ay naranasan natin. Amen? Kaya agad may pagkakataon, lahat ng invitation ng Lord na dito tayo. Amen? Every time na may ginagawa tayo eh, laging mayroong sinusupply ang Lord sa ating mga buhay. Amen? Ganun kasaganang magbigay si Lord sa ating lahat. Amen po ba? Okay? So, lahat tayo needs natin talaga ng kaligtasan. Kaya tayo nandito. Tayo yung mga Gentiles na sinasabi dito, nag-extend yung biyaya ng Diyos dahil yung mga pinili niya, God's chosen people, ang mga Israelita ay hindi talaga nagpaulak ng invitation. So, ano nangyari? Nag-extend. Ano? Ang invitation sa mga Jews, yung mga Hudyo. Mga Hudyo na ano? Poor, crippled, blind, and lame. Sino yun? At hanggang sa makarating sa atin bilang mga Gentiles, yung salvation again. Kaya dapat pasalita ako. Ano yun ba? Kaya palapakan natin ito si Lord. Okay. So, ulitin natin.